Mommy Ann. Long time since my last vlog. Sobrang tagal na, no? Parang inaagi yung na nga tong YouTube channel natin sa sobrang tagal ko nang walang update, vlog, ganap sa buhay, mga ganon. Dati kasi, kung maalala nyo, I have daily vlogs talaga. That's why I have 700 plus videos in my YouTube channel. I always documentary lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Buhay namin. Noon, unlike now, puro clips na lang ng buhay ko ang nakikita nyo. Dumarating din kasi yung season na halos hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa kasi mas busy ka na ngayon sa buhay mo. Ganun din yung nangyayari sa akin ngayon. Kaya ko talaga, I always create video. Kahit mga short videos lang. Kasi yun naman yung mga uso ngayon sa Facebook, TikTok, and Instagram. Yung mga reels. So, ayun, kahit sobrang busy, ginagawan ko ng paraan na makapag-video, mga ganon. Para naman, kahit papano is, nakakapag-upload pa rin ako. Well, kaya pala ako na biglang napablog kasi someone's commenting to my Facebook page and asked me kung kamusta na ako. Then she said na parang ang saya-saya ng buhay ko ngayon. She's the one who supports me ever since. I'm so happy to have at least one person na palaging nandyan to support me and para kamustahin ako. Ang saya lang sa puso. Shout out to you, mom. And that's the big question. Ang dami nang nangyari at sobrang bilis ng mga pangyayari. Pag naiisip ko, parang naka-pass forward yung buhay ko. But I know everything happened is for a reason. Syempre, ginusto ko rin naman. As of now, eto ako ngayon. Namumuhay ng simple at mapayapa. Simpleng buhay, ang sarap tapos fresh air. Simpleng buhay, malayo sa malls, malayo sa unlimited restaurants, malayo sa nakasanayan ko sa Manila. Malayo sa mga tukso, malayo sa pollution. Ibang-iba yung buhay ko dito ngayon. Mapayapa dahil dito, hindi ka na mape-pressure sa buhay. Tanggap ka kung sino ka at mamahalin yung totoong ikaw. Yung totoong pagkatao mo. Wala kang kailangan baguhin. Mapayapa ka dahil hindi mo kailangan makipagsabayan sa mga tao. Hindi mo kailangan ng branded na damit, brand new ng mga anik-anik, and mostly hindi mo na kailangan ng mga anik-anik talaga. Yeah. Hindi mo na kailangan ng mga magagandang bags or magagarang bags and shoes, etc. Ang sarap ng simpleng buhay, may peace of mind ka. Hindi mo na kailangan makipagkarera sa buhay, lilipas ang mga araw, nakalmado ka, hindi isipin ang sasabihin ng iba. Walang ganun na thoughts. Hindi kailangan na perpekto ka o hindi. Hindi kailangan na may bago kang ganito o ganyan. Isa pa, malaki ang matitipid mo kung ganito yung buhay mo o yung lifestyle mo. Ibang iba sa nakasanayan mo. Nakasanayan ko. Ibang iba. Malayo sa mga toxic na tao. Malayo sa mga taong mahilig lang sumamba sa may pera. Sobrang sarap pag ganito yung iisip mo na lang is paano ka magiging mas better person sa mga taong nakapaligid sa'yo at kung paano ka magiging ulirang ina sa anak mo.
Di naman ako nahihirapan mag-adjust or nahihirapan mag-adjust kahit biglang nagbago yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Napakalayo sa noon. Bakit? Bakit nga ba? Kasi matagal ko nang mangarap yung simpleng pamumuhay. Malayo sa kompetensya ng mga tao, malayo sa mga taong pera-pera lang ang basihan. Ganito yung ideal life ko, simpleng. Sobrang simpleng buhay. Yung hindi mo na kailangan magpanggap sa buhay. Tapos makakapag-meditation ka at makakalanghap ng sariwang. Imagine, yung dating pinapangarap ko lang eh biglang nasa harap ko na. Kaya nga sabi nila, be careful what you wish for. Kasi nangyayari talaga. Yung mga wini-wish mo lang, yung mga minamanifest mo lang, nangyayari talaga siya. Everything you wish and manifest, it becomes to reality. Nangyayari talaga siya. Trust me. Yes. Sobrang happy ako. Pero may kulang. Wait lang. Kulang kasi wala yung Abilino ko sa tabi ko. At sobrang namimiss ko siya araw-araw. Although nagbibido call kami kasi everyday. Pero iba pa rin yung nahawakan mo siya at naiyakap mo yung anak mo. Sobrang miss na miss ko ng anak kong si Abilino. Bakit nga ba hindi ko siya kasama? So totoo lang, it's a long story. Gusto ko talaga isama ang anak ko. Pero dahil nakiusap ang lola niya sa side ng daddy niya at para matigil na ang mahabang proseso ng pagtatalo, kung ano-anong mga usapin namin, pinayagan ko na. Yes, nung una may pagtatalo pang nagaganap. Kasi gusto ko talagang kasama yung anak ko. Pero dahil alam ko naman na hindi pababayaan nila tita at tito ang anak ko, especially ang daddy niya, na mahal siya ang anak namin. Kaya alam ko na nasa mabuti ang anak ko. Kaya naman, pumayag na ako. At isa pa, naisip ko na lang na hindi habang buhay na bata ang anak kong si Abilino. Darating din yung araw na mabibinata na siya at sa susunod siya na mismo ang pupunta sa akin. So ayun lang, I hope nag-enjoy kayo dito sa video natin and ayoko na masyado magdrama, no? So ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-ingat kayo palagi and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, mag-subscribe pa rin kayo kahit di ako masyado nakakapag-upload dito. Syempre, follow nyo lang ako sa Facebook page ko, Instagram, and TikTok. So, ayun lang. Bye! See you on my next video!